Wow! Halos mapanganga ang magandang dalaga na si Laura. Ganoon na lamang ang katagang lumabas sa kanyang bibig. Nasa harapan siya ngayon ng malaking mansyon. Ito ay pagmamay-ari ng pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar. Ang ganda rito, Nana Sabel! Sambit niya sa kasama niya. Handa ka na bang makilala ang may-ari ng malaking mansyon na ito? Tanong ng may edad na si Nana Sabel. Napalunok ang kanyang kaharap at tila kinakabahan. Isinama niya rito ang dalaga na anak ng kanyang kaibigan. Tulad niya ay magtatrabaho rin ito sa malaking bahay na iyon. Opo! Sa wakas ay nakasagot din ang dalaga. Pumasok na sila sa loob ng malaking bahay. Matagal na rin naninilbihan si Nana Sabel sa pamilya Villamor. Ito ang pinakamayamang pamilya sa San Vicente. Halika, ipapakilala kita kay Don Fernando. Sambit ng matanda. Kasalukuyan na silang nasa loob at bitbit ng dalaga ang kanyang mga gamit. Tila hindi pa rin makapaniwala si Laura. Ang kanyang paningin ay naglilibot sa paligid. Laura! Tawag ng matanda. Muntik nang mapalundag si Laura sa pagkagulat sa pagtawag sa kanya. Hindi niya namalayan dahil sa iba nakatuon ang kanyang pansin. Nariyan na po! At siya ay nagmamadaling lumapit. Marie, gising na ba si Don Fernando? Tanong nito sa isang babae. Napatingin ito sa kanya habang nagliligpit ng pinagkainan sa mahabang lamesa. Sa tingin ni Laura ay hindi nalalayo ang edad nito sa kanya. Nariyan na po pala kayo, Nana Sabel. Sambit nito. Siya si Laura, ang mag-aalaga kay Don Fernando. Pagpapakilala ng matanda. Ngumiti ang dalaga kay Marie. Tumingin lang ito sa kanya at bahagya lang gumanti ng ngiti. Hindi na lang iyon pinansin ng dalaga. Halika, iha, ipapakilala kita kay Don Fernando. Sabi ng matanda. Sumunod naman agad ang dalaga. Nagtungo sila sa likod kung saan may malawak na hardin. Naroon din ang malawak na swimming pool. Natanaw nila agad ang kanilang pakay. Magandang umaga ho, Don Fernando! Bati ni Nana Sabel. Nakalapit na sila sa matandang amo. Nakaupo ito sa isa sa mga pahingahan doon. Napatingin ito sa kanilang dalawa. Sino yung kasama mo? Tanong nito. Siya ho si Laura, ang personal na mag-aalaga sa inyo. Sagot ng kasambahay. Magandang araw po, Don Fernando. Pagbati ng dalaga. Pinagmamasdan siyang mabuti ng matandang amo. Para bang kinikilala siya nito. Kinakabahan si Laura. Baka kasi hindi siya tanggapin ito. Kamusta ka, iha? Ngumiti ang matanda pagkatapos nitong bumati sa kanya. Mabuti naman ho. Sagot niya. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil mukha namang mabait ang kanilang amo. Sisikapin niyang magampanang mabuti ang kanyang trabaho para hindi mapahiya ang kanyang Nana Sabel. Senyor, ihahatid ko po muna siya sa magiging kwarto niya. Paalam ni Nana Sabel. Pinasamahan siya kay Marie para madala na din ang kanyang mga gamit. Heto ang magiging kwarto mo. Sabi ni Marie. Namangha ang dalaga nang makita niya ang buong silid. May kalakihan ito at magara ang itsura. Salamat, Marie. Pasasalamat niya rito. Wala nga naman. Sumunod ka na lang sa baba kapag naayos mo na ang mga gamit mo. Wika nito. Sige. Nakapasok na siya sa loob at iniayos niya na ang ilang mga gamit. Nilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng silid. Grabe! Parang hindi ako kasambahe sa itsura ng silid na to. Sambit niya na tila kinakausap ang sarili. Pagkatapos niyang mag-ayos ng silid, ay bumaba na siya. Sabay-sabay silang nagtanghalian ng mga kasama niyang kasambahay, habang si Don Fernando naman ay nagpapahinga. Iha, naituro ko na sa iyo ang mga dapat mong gawin. Paliwanag ni Nana Sabel sa kanya. Opo, ako na pong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Wika niya.
Kinaumagahan ay maagang nagising si Laura. Naghanda siya ng almusal para sa matandang amo. Tinandaan niya ang mga habili ng kanyang nana sa bell. Senyor, handa na po ang almusal niyo. Wika niya sa alaga. Tumalima naman ang matanda at sumunod sa kanya. Kasalukuyan na silang nasa hapagkainan. Nakaupo na ang mayamang amo habang nakatayo lang ang dalaga, habang naghihintay ng ipag-uutos nito. Halika, iha. Sabayan mo ako sa pagkain. Sabi ng Don. Ho, hindi na po, nakakahiya. Saad ng dalaga. Ngumiti ang matandang amo sa kanya. Huwag ka nang mahiya. Maupo ka, malungkot mag-isang kumain. Sabi pa nito. Napilitan ang dalaga na umupo malapit sa upuan ni Don Fernando. Naalala niya ang sinabi ng kanyang nana Sabel. Minsan ay makulit ang matandang amo, pero napakabait nito. Sige na, iha. Sabayan mo ako sa pagkain. Nakangiting sabi ng kanyang amo. Salamat po, senyor. Hindi na po ako tatanggi. Gutom na din po ako eh. Pagsasabi niya ng totoo. Bahagyang napatawa ang mayamang amo. Naging komportable naman ang dalaga. Mukhang hindi naman siya mahihirapan sa pag-aalaga rito. Ilang taon ka na pala, Laura? Tanong ng matanda. 25 anyos po, senyor. Sagot niya. Hindi ka ba nakapag-aral? Sambit nito. High school lang po natapos ko. Tumulong na po ako sa mga magulang ko. Wika ng dalaga. Marami pa silang napagkwentuhan habang sabay na nag-aalmusal. Kinagabihan, masayang nagkukwentuhan habang nagkakape si Nana Sabel at ang magandang tagapag-alaga. Tama po kayo, medyo makulit nga po si Don Fernando. Panimula ni Laura. Sinabi ko naman sa'yo, mabait si senyor pero makulit. Nangingiting sambit ni Nana Sabel. Ganun po siguro talaga kapag tumatanda, parang si Lola Rosario. Wika ng dalaga. Abay, parang pinatatamaan mo yata ako, iha. Natatawang sabi ng kanyang kausap. Si Nana Sabel naman, dapat po ay umilag kayo. Sambit ni Laura. Nagkatawa na silang dalawa. Nasaan po pala ang asawa ni senyor? Tanong niya. Matagal nang namayapa si Doña Leonora. Sagot ng matanda. Wala na po ba ang ibang kamag-anak na mag-aalaga sa kanya? Wika ng dalaga. Wala. Naninirahan ang anak niya sa ibang bansa, pati na ang kanyang apo. Tugon ito. May apo pa pala si Don Fernando? Sabi niya. Meron, pero matagal nang hindi umuwi ang batang iyon dito. Saad ng matanda. Babae po ba ang apo niya? Tanong niya. Hindi. Lalaki siya, si Senyorito Samuel. Sagot nito. Nakahiga na ang dalaga ay naalala pa rin niya ang pinag-usapan nila ng kanyang Nana Sabel. Napaisip siya kung bakit hindi man lang dinadalaw ng mga kaanak ang kanyang alaga. Hindi po ba kayo nalulungkot, senyor? Lakas loob na tanong ni Laura. Isang umaga habang nagpapalipas ng oras ang matanda sa hardin. Bakit mo naman na itanong, iha? Sagot nito. Eh kasi ho, wala kayong pamilya na kasama rito. Saad niya? Ganun ba? Iyon lamang ang tanging na isagot ng kanyang alaga. Gusto sana magsisi ng dalaga dahil mali yata na makialam siya sa buhay ng amo. Pasensya na po kayo kung matanong ako. Hinging paumanhin niya. Wala yon. Totoong malungkot ako pero naririya naman kayo. Nakangiting sambit ng matanda. Salamat po sa tiwala niyo, Don Fernando. Sambit niya. Naalala ko tuloy ang babaeng una kong minahal. Wika ng alaga. Sa Senyora Leonora po? Dugtong ng dalaga. Hindi, iha. Ibang babae ang tinutukoy ko. Saad ng matanda. Naguluhan ang dalaga sa isiniwalat ng mayamang amo. Napaisip tuloy siya na baka babaero ang matanda noong ito ay kabataan pa. Akala ko po si senyora ang tinutukoy niyo. Sambit niya.
Rosa ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya ang nakatuluyan ko. Kwento ng matanda. Bakit naman po? Interesadong tanong niya. Hindi siya nagpaalam sa akin. Bigla na lang siyang hindi nagpakita. Wika nito. Ay sus! Ano ba yung si Aling Rosa? Iniwan ko yung sa ere? Giit niya. Napatawa naman ng malakas ang matanda. Napakamutuloy ang dalaga sa ulo niya. Nahiya rin siya sa kanyang inasal. Senior, pasensya na po kayo. Nadala lang po talaga ako sa emosyon ko. Sabi na lang niya. Wala yun, iha. Ang mahalaga ay napatawa mo ko. Sabi ng Don. Kaya po nag-asawa na lang kayo ng iba kasi hindi na po bumalik si Aling Rosa? Tanong pa rin niya. Tama ka, iha. Minahal ko si Leonora pero hindi siya ang unang babae sa buhay ko. Saan nang Don? Parang teleserye po pala ang love story niyo. Sabi ng dalaga. Masarap magmahal, pero hindi maiiwasan na masaktan ka kung minsan. Wika ng kanyang alaga. Wala siyang maisagot sa sinasabi ng kausap. Dahil hindi pa man siya umibig. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kaharap. Nasaktan po kayo na hindi si Aling Rosa ang pinakasalan niyo? Tanong niya. Mali, iha. Nasaktan ako nang mawala siya. Ngunit umiibig akong muli at si Leonora ang pinakasalan ko. Paliwanag nito. Ah, medyo gets ko na po. Sambit niya. Maiintindihan mo rin ako kapag nagmahal ka na. Wika ng matanda. Napatungo na lang ang dalaga sa sinasabi ng kanyang alaga. Oy, mukhang close na kayo ng senyora. Sambit ni Marie. Kasalukuyan silang naghahanda na para sa hapunan. Napatingin siya rito dahil sa tanong na iyon. Mabait si senyor, kaya naman magaan ang loob ko sa kanya. Sambit niya. Biyudo na ang amo natin at mayaman pa. Dugtong pa nito. Napakunot noo si Laura sa sinabi ng kausap. Para bang may ibig itong ipahiwatig? Ano bang ibig mong sabihin? Tanong niya. Wala lang. Lagi kasing masaya ang matanda kapag kausap ka. Sabi nito. May problema ba dun? Naiiritan niyang tanong. Nahalata yata ng kausap niya na naiinis siya sa mga tanong nito. Baka lang kasi magustuhan ka ng ating mayamang amo. Sambit nito. Ang trabaho ko ay alagaan si Don Fernando. Huwag kang malisyosa. May diing wika niya. At iniwan niya ito sa kusina. Naiinis siya dahil sa maling pag-iisip nito. Para sa kanya ay isang lolo ang turing niya sa kanyang amo at walang mali siya doon. Laura! Tawag sa kanya ng kanyang amo isang hapon habang nagpapahinga ito. Ano po yun, senyor? Tanong niya at lumapit. Maaga tayo bukas. Gusto ko magsimba. Sabi nito. Ay sige po, Don Fernando. Wika niya. Ano nga pala ang trabaho ng mga magulang mo? Tanong ng matanda. Pareha po silang nakikisaka, senyor. Sagot nito. Masasipag din sila katulad mo. Sambit nito. Totoo po yun, senyor. Kahit hirap po kami sa buhay, kaya naming magsikap. Sa tingin ko ay sa mabuting pamilya ka pinalaki. Wika nito. Maswerte po ako na pinagkalooban ako ng masaya at simpleng pamilya. Sabi niya. Naalala ko tuloy ang aking anak at apo. Malungkot na sambit ng matanda. Hindi na po ba sila dumadalaw sa inyo, senyor? Tanong ng dalaga. Tuwing may okasyon lamang sila umuwi dito sa Pilipinas. Saad nito? Ganun po ba? Nakakalungkot pa naman po kapag malayo sa pamilya. Sabi niya. Gusto ko sanang makita at makasama silang mag-ama. Patuloy na sabi ng Don. Naramdaman ni Laura ang kalungkutan na bumabalot sa katauhan ng kanyang alaga. Naisip niya na kahit mayaman pala ay may kulang pa rin para maging masaya sa buhay. Huwag na po kayong malungkot, senyor. Wika ng magandang dalaga.
Sumulyap ito sa kanya at ngumiti. Salamat sa iyo, iha. Sana ay hindi ka magsawa sa pag-aalaga sa akin. Sabi ng kanyang amo. Opo, senyor. Kamusta pala ang pag-aasikaso mo kay Don Fernando? Tanong ni Nana Sabel. Kasalukuyan silang naghahapunan ng matandang babae. Maayos naman po, kaya lang malungkot po siya. Sagot niya. Abay, bakit naman? May dinaramdam ba siya? Wika nito. Wala po. Kaya lang namimista po niya yung anak at apo niya. Sambit niya. Nako, wala tayong magagawa sa bagay na iyan, iha. Saad ng matanda. Naaawa po kasi ako sa kanya. Nararamdaman ko ang kalungkutan niya. Hindi naman natin mapipilit ang anak at apo niya na umuwi rito sa bansa. Giit ng matanda. Paano po kaya natin mapapasaya si senyor? Tanong niya. Ipasyal mo na lang kapag natapos kayo magsimba. Wika ni Nana Sabel. Sige po, sabihin niyo na lang po kung saan siya madalas pumupunta. Sambit niya. Sige, basta huwag mong pababayaan ang ating amo, ha? Sabi ni Nana Sabel. Huwag po kayong mag-alala, ako pong bahala sa kanya. Sambit ng dalaga. Kinaumagahan ay nagsimba at namasyal sila. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ng matanda. Masaya rin ang magandang tagapag-alaga dahil napasaya niya ang kanyang amo at nakapasyal din siya. Rosa, mahal ko! Napalingon ang dalaga na kasalukuyang nagliligpit sa kwarto ng kanyang alaga. Narinig niya ang boses ni Don Fernando. Nakatayo ito sa pinto ng silid at nakatingin sa kanya. Rosa, nagbalik ka! Sambit nito at tila maiiyak. Nagtaka ang dalaga sa naririnig. Nakadama siya ng takot at pagkalito. Kaya naman, napatingin siya sa buong paligid. Silang dalawa lamang sa loob ng silid at natitiyak niya iyon. Hala, may nakikita yata si senyor na hindi ko nakikita. Mahinang bulong niya sa sarili. Masaya akong makita ka, mahal ko. Wika pa ng matanda at diretsong nakatingin sa kanya. Sa takot ng dalaga ay napasign up to cross siya. Lumingon pa siya sa likod niya sa pag-aakalang may nakikita nga ang matanda. Umusal pa siya ng maikling panalangin. Lumapit sa kanya ang mayamang matanda. Sa pagkagulat niya ay hinawakan nito ang isa niyang kamay. Magpakasal na tayo, sabi nito. Hindi siya makapagsalita sa kanyang pagkagulat. Nalilito siya sa ikinikilos ng kanyang amo. Pinilit niyang kalmahin ang sarili kahit na ang totoo ay gusto niyang tumakbo palabas. Senyor, ano po bang nangyayari sa inyo? Tanong niya. May nakikita po ba kayo bukod sa akin dito sa silid? Bahagya ang takot sa mga mata ng dalaga. Magpakasal na tayo, mahal kong Rosa. Sambit nito. Nakatingin ito sa magandang mukha ng dalaga habang inaalok niya ito ng kasal. Litong-lito naman ang kanyang kaharap. Senyor, ako po si Laura, ang tagapag-alaga niyo. Nag-aalalang sabi niya. Laura? Wika nito. Opo, senyor, may dinaramdam po ba kayo? Tanong niya. Binitiwan na ng matanda ang kanyang kamay. Dahan-dahan itong lumabas ng silid. Napaisip si Laura, ganito rin ang kanyang Lola Rosario noong nabubuhay pa. Senyor, kamusta na po ang pakiramdam niyo? Tanong ng dalaga. Kasalukuyan na itong naghahapunan. Maayos naman, iha. Nakangiting wika nito. Napaisip si Laura, parang walang natatandaan ang mayamang amo sa nangyari kanina. Nag-alala tuloy siya na baka may sakit ito. May problema ba, iha? Sambit ng matanda. Wala po, senyor. Kumain po kayong mabuti. Napangiti niya ang sabi. Hindi na lang ipinaalala ng dalaga ang nangyari kanina dahil baka mag-isip pa ng kung ano-ano ang kanyang alaga. Nasundan pa ang mga pangyayari na yon, paulit-ulit sa ganong sitwasyon.
Pinagkakamalan siya nito na dati niyang minamahal at inaalok ng kasal. "Who's this?" Tanong ng isang boses lalaki sa kabilang linya ng telepono. Hello, Senyorita Samuel? Isang boses naman ng babae ang sumagot. "Speaking." Sagot ng baritonong boses nito. "Si Marie po ito, Senyorito. May sasabihin po sana ako sa inyo." Sambit niya. "Why? May nangyari ba kay Lolo?" Tanong pa rin ito. "Wala po, pero may dapat po kayong malaman." Sambit niya. "Tell me, ano bang dapat kong malaman?" Naiinis na tanong ng binata. "Si Senyor po kasi magpapakasal na." Wika ng kasambahay. "What?" Napalakas ang tono ng boses ng mayamang binata. Kinabahan naman ang kasambahay dahil sa naging reaksyon ng kausap. "Sinong babaeng pakakasalan niya?" Galit na tono nito. "Si Laura po, Senyorito." Kinakabahan na sagot ni Marie. "Sinong Laura?" Wika nito. "Siya po yung tagapag-alaga ni Senyor Fernando." Sambit niya. "Alam ba ito ni Nana Sabel?" Tanong pa rin nito. "Hindi ko po alam. Narinig ko na lang na inaalok ng kasal ni Senyor si Laura." Saad niya. "Ano bang iniisip ni Lolo at magpapakasal pa siya?" Kumento pa ng binata. "Lagi pong masaya si Senyor kapag kasama ang kanyang batang tagapag-alaga." Kwento pa ni Marie. Lalong nag-init ang ulo ng binata. Bakit pa kakasalan ng kanyang lolo ang babaeng tinutukoy ng kanilang kasambahay? Ano ang motibo ng babaeng ito para pakasalan din ang kanyang lolo gayong mas bata ang edad nito? "Listen very carefully. Uuwi ako. Pero wala kang pagsasabihan na kahit sino dyan sa mansyon." May diin na pagkakasabi nito. "Opo, Senyorito." Sagot ng kasambahay. Isang linggo na ang nakalipas buhat ng magsumbong si Marie sa nag-iisang apo ni Don Fernando. Isang magarang sasakyan ang pumasok sa loob ng bakuran ng mayamang si Don Fernando. Senyor Samuel! Napalakas na sambit ng matandang kasambahay. "Kamusta na, Nasabel? Si Lolo?" Wika nito. "Nasa kwarto pa niya, Senyorito." Saad nito. Tinanguan lang ito ng supladong binata. "Hindi kayo nagpasabi na uuwi kayo." Excited na sabi ni Nana Sabel. "Gusto ko sana i-surprise si Lolo." Wika niya. "Ipahahanda ko na po ang kwarto niyo kay Marie." Sambit ng kausap. "Salamat ho sa inyo." Tipid na sagot nito. Napatingin sila sa hagdanan habang alalay ni Laura ang matandang amo. Pababa na ang dalawa nang mapansin ang bisita. Natuwa si Don Fernando nang makita ang apo. Kabaliktaran ng reaksyon ni Laura dahil napako na ang kanyang paningin sa gwapong mukha ng binata. "Samuel apo, masaya akong makita ka. Buti naman at napadalaw ka." Dagdag ng matanda. "Same here, Lolo. Kamusta na po kayo?" Halatang malamig ang boses nito. Ang mga mata ng binata ay nakatingin sa dalagang kanina pa rin nakasulyap sa kanya. Napakaganda ng mukha nito, kaya siguro kahit sino ay gugustuhin na pakasalan ito. "Hindi mo ba kasama ang papa mo?" Tanong ng lolo niya. "Hindi po, busy po sa negosyo." Sagot ng gwapong binata. "Sana naman ay makauwi rin ang papa mo. Gusto ko rin siyang makita." Sambit ng matanda. Nakaramdam naman ng panghihinayang ang binata na hindi kasama ang kanyang ama. Nakonsensya si Samuel dahil ang tunay na dahilan ng pag-uwi niya ay dahil sa pagpapakasal ng lolo niya. "Who is she, Lolo?" Tanong ng binata at nakatingin sa dalaga. "Siya si Laura, ang aking tagapag-alaga." Sagot nito. Magandang araw po, Senyorita Samuel." Wika ng dalaga. "So ikaw pala si Laura?" May diin na sabi nito. Nakaramdam ng kaba ang dalaga dahil sa tono ng pananalita ng binata. Lalo na kapag tumitingin ito sa kanya na parabang nagagalit ito. "Nakahanda na ang kapagkainan."
tinig ito ni Nana Sabel. Tayo na at sabay-sabay tayong kumain, ang sabi ni Don Fernando. Ang lahat ay sumunod na kay Nana Sabel. Makita ni Samuel kung paano asikasuhin ng dalaga ang kanyang lolo. Naiilang naman si Laura sa pagsulyap ng apo ng kanyang amo. Excuse me, magpapahinga na ako. Napagod ako sa biyahe. Wika ng binata. Gabi na ay hindi pa rin makatulog ang gwapong apo ni Don Fernando. Hindi mawala sa kanyang isipan ang magandang tagapag-alaga ng kanyang abuelo. Pero hindi rin mawala ang inis niya sa dalaga. Anumang dahilan nito sa pagpapakasal sa kanyang lolo ay aalamin niya. Laura, pakitawag mo na ang senyorito Samuel mo. Utos ng matandang amo. Umaga na at nakahanda na ang almusal sa mahabang lamesa. Hala, bakit ako? Mahinang bulong ng dalaga sa sarili. Sumunod pa rin ang dalaga kahit na malakas ang kabog ng dibdib niya. Nanghihina ang kanyang mga tuhod habang papalapit sa kwarto ng binata. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Senyorito? Tawag niya rito, pero walang sumasagot sa loob. Lalong kinabahan ang dalaga. Kahit nakaawang ng marahan ang pinto, ay nagawa pa rin niyang katukin ito. Hindi pa rin lumalabas ang binata. Naglakas loob na siyang buksan ang pinto. What the? Kalalabas lang ng binata sa banyo at kaliligo lang ito. Wala pang damit pang itaas ang binata at tuwalya lamang ang nakatapi sa baba nito. Sus Mariosep! Sambit ng dalaga nang makita ang binata sa ganoong ayos nito. Napatalikod ang dalaga sa kanyang pagkagulat nang makita ang itsura ng kanyang gwapong amo. Hindi ka ba marunong kumatok? Singhal nito sa kanya. Ginawa ko po yun, senyorito, pero hindi po kayo sumasagot. Sagot ng dalaga. Hindi pa rin siya humaharap sa gwapong amo. Kaya ka pumasok nang walang permiso? Inis pa rin na tanong nito sa kanya. Kasalanan mo naman, hindi ka naglalak ng pinto eh. Bulong ng dalaga. What did you just say? Naiiritang sabi ng binata. Ang sabi ko po, pasensya na, hindi na po mauulit. Sambit niya. Humarap ka sa akin kapag kinakausap mo ako. May diin na sabi nito. Kung ganoon ho, baka pwedeng ayusin niyo po muna ang sarili niyo. Wika niya. Napangiti ang gwapong binata. Nakita niya kasi ang nakakatawang reaksyon ng dalaga kanina nang makita siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito humaharap sa kanya. Ano bang kailangan mo? Bakit mo ako hinahanap? Tanong ng binata. Pinapasabi po ni Senyor na sabay na po kayong kumain. Sagot niya. Pinagpapawisan ang dalaga kahit na naka-aircon naman ang buong kabahayan. Gusto na niyang tumakbo kanina pa palabas ng silid ng binata. Fine. Pakisabi sa lolo ko, susunod na ako. Sambit ng binata. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at mabilis siyang lumabas ng silid. Malakas ang tibok ng dibdib niya na para bang sasabog na ito sa lakas. Nasaan ang senyorito Samuel mo? Tanong ng matandang amo. Susunod na po siya, senyor. Halos mabulol na ang dalaga. Ayos ka lang ba, iha? Bakit namumutla ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang amo. Opo, senyor. Huwag po kayong mag-alala sa akin. At ngumiti na siya. Mabuti naman kung ganun. Maupo ka na rin at sumabay ka na sa amin kumain. Wika nito. Nanginginig na hinila niya ang upuan para umupo. Napansin naman yon ng matandang amo. Ayos ka lang ba talaga, iha? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong pa rin ng amo. May nakita po kasi akong malaking daga, senyor. Tanging nasabi ng dalaga. Kanina pa pala nakikinig ang binata sa usapan nila. Daga pala, ha? Bulong niya sa sarili. Tuluyan na siyang lumapit sa dalawang nag-uusap. Hindi naman siya agad na malayan ng mga ito. Nagtatawanan na kasi ang dalawa at nakadama siya ng inis. Good morning, Lolo. Bati niya.
Umupo siya sa tabi ng abuelo niya at kaharap niya ang maganda nitong tagapag-alaga. Ang babaeng sinasabi ng kasambahay nila na pakakasalan nito. Apo, nakakatuwa itong si Laura. Matatakutin pala ito sa daga. Nangingiting sabi nito. Sumulyap naman ang gwapong binata sa kanyang kaharap. Matalim ang tingin na binigay ni Rito. Kaya naman, kinakabahan ang dalaga. Dapat talaga siya matakot sa malaking daga na nakita niya. Wika niya. Napalunok ng marahan ang dalaga dahil sa sinabi na iyon ng binata. Kinabahan siya dahil parang nagbabanta ang tingin nito sa kanya. Ano ba kasing nagawa ko? Yari ako nito? Hiyaw niya sa kanyang isip. Tayo na at kumain. Halos hindi na mag-angat ng paningin ang dalaga dahil ramdam niya ang pagsulyap ng binata. Hindi niya maintindihan bakit parang galit ito sa kanya. Kamusta pala ang negosyo niyo, apo? Tanong ng matanda. Mas bumubuti, lolo. Kaya medyo busy kami ni Papa lately. Pag-amin ng binata. Nakikinig lang ang dalaga sa pag-uusap ng dalawa. Mabuti kung ganon, iho. Wala ka pa bang nobya? Sambit ng matanda. Wala pa po, lolo. Bakit niyo po na itanong? Sagot ng binata. Hindi naman nakakapagtaka sa ugali mo na yan. Wala talaga magkakagusto sa'yo. Bulong ni Laura. Narinig naman ang dalawang nag-uusap. Dahilan para mapatingin ang mga ito sa kanya. Laura, may sinasabi ka ba? Tanong ng matanda. Meron po. Wala po pala, senyor. Kinakabahan na sabi ng dalaga. Mahina ang pandinig ng matanda, kaya hindi niya naiintindihan ang sinabi ng dalaga. Pero ang binatang apo nito ay naiintindihan ang sinabi niya, kaya matalim ang pagkakatingin nito sa kanya. Laura, 2 points ka na. Yari ka na talaga. Sabi niya sa sarili. Sana'y makapag-asawa ka na rin, apo. Nangingiting sambit ng matanda. In God's time, lolo. Sabi naman ng binata. Ang mabuti pa ay mamasyal ka pagkatapos kumain. Giit ng matanda. Sasamahan niyo po ba ako, lolo? Tanong ng binata. Hindi, apo. Si Laura ang isama mo. At tumingin ito sa dalaga. Nasamid naman ang dalaga sa narinig na nagpangiti sa gwapong binata. Alam niyang maiilang ang dalaga na samahan siya, kaya ganun ang naging reaksyon nito. Ayos ka lang ba, iha? Nag-aalalang tanong ng matanda. Oo po, senyor! Ayos lang po ako! Sabi niya. Sigurado ka ba? Uminom ka ng tubig! Sabi pa ng Don. Sumunod ang dalaga sa sinabi ng amo. Nakamasid lang ang binata sa kanilang dalawa. Para bang pinag-aaralan ang bawat kilos nila. Samahan mo ang senyorito mo na mamasyal. Wika ng matanda. Sige po, senyor. Pero sino po ang mag-aasikaso sa inyo? Sambit niya. Si Marimuna ang bahala sa akin. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ng amo. Nakasakay na ang binata at dalaga sa magarang sasakyan. Si Samuel ang nagmamaneho at nasa tabi naman niya si Laura. Tahimik ka yata. Ano nga ang itsura ng daga na nakita mo kanina? Nakakalokong tanong ng binata. Kanina pa hindi mapakali ang dalaga dahil kasama niya ang apo ni Don Fernando. Hindi siya komportableng kasama ang binata dahil ramdam niya galit ito sa kanya. Hindi ko na po matandaan, senyorito. Malamig na sambit ng dalaga. Wala ka sa mood dahil hindi si Lolo ang kasama mo. Wika pa ng binata. Napataas ang kilay ng dalaga sa narinig buhat sa sinabi ng binata. Bakit parang may inis siyang naramdaman sa sinabi nito? Ano po bang ibig niyong sabihin? Naiiritang sabi niya. Masaya ka kapag si Lolo ang kausap mo, di ba? Patuloy pa rin ng binata. Gusto niyang imbestigahan ang tagapag-alaga ng kanyang lolo kung bakit nais nitong pakasalan ang dalaga. Si Laura naman
ay nainis na sa mga tanong ng binata. Mabait po si Senyor, kaya naman komportable ako na kasama siya. Pag-amin ng dalaga. Nagtagis ang mga bagang ni Samuel sa narinig. Mukhang may relasyon nga ang kanyang lolo at ang babaeng kaharap niya. Napabilis tuloy ang kanyang pagmamaneho kaya nakaramdam ng pangamba ang dalaga. Senyorito, dahan-dahan naman po! Natatakot na sabi ng dalaga. Nahimasmasan ang binata nang marinig niya ang tinig ng dalaga. Binagalan niya ang pagmamaneho at hindi na nagsalita pa. Dumaan muna sila sa simbahan at pumasok sa loob. I'm sorry kung natakot kita kanina. Sabi ng binatang amo. Hindi niyo po kailangang humingi ng paumanhin. Sagot naman ng dalaga. Napasulyap ang binata sa kanya. Tuwid ang tingin ni Laura sa harap ng altar. Hindi man lang siya sinulyapan ng dalaga. Sumagi sa isip ng binata ang pagpapakasal ng kanyang lolo sa babaeng katabi niya ngayon. Bili na po kayo ng sariwang bulaklak para sa nobya niyo. Wika ng isang may edad na babae. Nasa labas na sila ng simbahan nang sumalubong ang babaeng may tindang mga bulaklak. Nagkatinginan sila sa sinabi nito. Unang nagbawi ng tingin ang dalaga. Sige po, bibilihin ko na po lahat yan. Sabi ng binata. Maraming salamat po. Natutuwang sambit ng babae. Hawak na ng binata ang mga biniling bulaklak. Hindi na po sana kayo nag-abala. Hindi niyo naman po ako nobya. Wika ng dalaga. I'm sorry, pero hindi ko naman ito binili para sa'yo eh. Sabi ng binata. Pumasok muli ito sa loob ng simbahan, pero iniwanan siya nito ng nakakalokong ngiti. Iaalay pala nito ang mga bulaklak sa altar. Napahiya ang dalaga sa ginawa ng binata. Filingera ka kasi! Sambit ng dalaga sa sarili. Nilingon pa ng dalaga ang mayabang na binata at matalim ang tingin niya rito. May araw ka rin sa akin! Sabi niya pero hindi naman ito narinig ng binata. Padilim na at pauwi na sina Samuel at Laura habang sakay muli ng magarang sasakyan. Mukhang uulan yata. Wika ng binata. Tahimik lang ang dalaga sa tabi niya. Halatang inis pa rin ito sa ginawa niya kanina. Bumuhos na ang malakas na ulan. Habang patuloy ang pag-usad ng sasakyan, ay bigla naman tumigil ito. Damn! At napahampas pa sa manibela ang gwapong binata. Ano pong nangyari? Tanong ng dalaga. Baka nalubak tayo. Sagot nito. Sinubukan niya ulit paandarin pero hindi sila umaalis sa pwesto. Hindi na nakatiis ang binata kaya lumabas na ito ng sasakyan kahit umuulan. Nag-aalala naman ang dalaga at lumabas din ito. Senyorito, pumasok na po kayo sa loob! Sabi niya. Hindi tayo makakalis rito kung wala akong gagawin. Sabi nito. Sinilip ito ang bahaging likuran ng sasakyan. Nalubak nga sa putik ang isang gulong nito. Basang-basa na sila ng ulan at madilim na sa paligid. Sinubukan ng binata na itulak ang sasakyan upang umahon sa putik ang gulong nito pero nahirapan ito sa pagtutulak. Tulungan ko na po kayo! Sambit ng dalaga at aakmang lalapit sa kanya pero sinaway niya ito. I don't need your help. Masungit na sabi nito. Naiinis ang dalaga sa kanyang amo dahil sa pagtrato nito sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawang masama rito. Sungit ito? Kala mo gwapo? Bulong ni Laura. Pwede ba? Kung may gusto kong sabihin, yung naririnig ko ha? Sabi ng binata. Natahimik na ang dalaga. Patuloy naman sa pagtutulak ang kanyang masungit na amo. At sa wakas, natanggal na sa pagkalubak ang gulong ng sasakyan. Pero kasabay niyon ang pagkadulas nito sa putik. Natuwa ang dalaga sa nangyari sa masungit na binata. Ngayon ay puro putik na ang suot nitong damit at may talsik din ito sa mukha. Senyorito, nahuli niyo po ba? Nakangiting tanong ng dalaga sa binata.
Shut up, young lady! Napipikon na ako! Inis na wika nito at matalim ang tingin sa kanya. Pumasok na ang dalaga sa loob ng sasakyan at baka lalong magalit ang amo sa kanya. Lihim siyang natutuwa dahil nakaganti siya sa ginawa nito kanina. Siguro may balat ka sa puwet dahil nangyari to. Inis na sabi ng binata. Pareho na silang nasa loob ng sasakyan at nagpupunas ng mukha ang binata. Namula naman ang mga pisngi ni Laura dahil sa narinig. Bakit po kayo ang may balat sa puwet? Galit na wika niya. Nabigla ang dalaga nang maghubad pang itaas ang binatang amo. Napatakip ng mga palad sa mukha ang dalaga. Senyorito, huwag na po kayong maghubad. Sige na po, ako na po ang may balat sa puwet. Natatarantang sabi niya. Napangiti ang gwapong binata. Ang akala siguro ng kanyang kasama ay maghuhubad din siya ng pang-ibaba para patunayan dito na wala siyang tinatagong balat sa puwet. Relax, magpapalit lang ako ng damit. No need to worry. Wika niya. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Simula nang dumating ang binata ay hindi na siya mapakali, lalo na kung malapit lang ito sa kanya. Mabilis lagi ang tibok ng puso niya. Uuwi na po ba tayo? Tanong niya sa binata. Oo, may extra akong damit dyan. Gusto mo bang magpalit? Wika nito. Ay hindi na po, sa bahay na lang po ako, senyorito. Mabilis niyang sabi. Sabel, nasaan na ba si Laura? Tanong ng matanda. Umaga na at gising na si Don Fernando. Kasalukuyan itong nakaupo sa sala. Senyor, may lagnat po siya kagabi pa. Sagot nito. Narinig naman ng binata ang pinag-usapan ng dalawang matanda. Umupo na siya malapit sa kanyang lolo. Nag-alala siya sa dalaga na kahapon lang ay kasama niya. Kamusta siya? Pinainom mo ba ng gamot? Wika ng matanda. Opo, senyor. Sambit ng kasambahay. Naramdaman ni Samuel ang pag-aalala ng kanyang lolo sa dalaga. Ganito talaga siguro ang mararamdaman mo kapag importante sa'yo ang isang tao. Para siyang naiinis na isipin iyon. Napagod yata si Laura sa pamamasyal niyo, apo. Baling nito sa kanya. Kung nakinig sana ang dalaga na magpalit ito ng damit, marahil hindi ito magkakasakit. Naulanan po kami kagabi, Lolo, kaya siguro siya nagkasakit. Paliwanag niya. Ang mabuti pa ay magluto ka ng mainit na sabaw para kay Laura. Sabi nito sa kasambahay. Sumunod agad ang matanda sa inutos ng kanyang amo. Samantalang si Samuel naman ay may kakaibang naramdaman dahil sa inaasal ng kanyang lolo. Parang nagsiselos na siya dahil sa pag-alala nito sa dalaga. Kamustahin ko po muna si Laura, Lolo. Sabi ng binata. Samahan na kita po. Sambit ng matanda. Ako na lang po, Lolo. Magpahinga lang po kayo rito. Wika niya. Tinignan pa siyang mabuti ng kanyang abuelo bago ito nagpa siyang hayaan siyang mag-isa. Sige, iho. Ikaw nang bahala. Sabi na lang nito. Nagising ang dalaga na masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Pinilit niyang bumangon upang gampanan ang kanyang trabaho. Nahihiya siya na isiping pinagsisilbihan din siya sa bahay na ito. Kahit na nahihilo ay lumabas siya ng kwarto at maingat na naglakad sa mahabang pasilyo. Hindi niya napansin na palapit na sa kanya ang binatang amo. Bakit ka lumabas ng kwarto? May sakit ka, di ba? Tanong nito. Kayo pala, senyorito. Kaya ko naman po. Saad niya. Nakatingin sa kanya ang gwapong binata. Para bang nag-aalala ito sa kanya. Ayan ka na naman. Masyuming ka talaga, Laura. Sabi niya sa isip. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa mapatapat siya sa lalaki. Nanlambot ang kanyang tuhod at nahihilo pa siya kaya naman nawalan siya ng balanse. Naalalayan siya ng binata at nagkatinginan sila. Ang tigas ng ulo mo. Dapat nagpapahinga ka. Maotoridad na sabi nito.
Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Lalo na at malapit lang ang mukha nila sa isa't isa. Naaamoy pa niya ang mabining amoy nito. Diyos ko, napakagwapong nilalang nito! Sigaw ng kanyang isip. Kaya ko na po, senyorito. Salamat po sa inyo. Wika niya. Sa wakas ay nakapagsalita na rin ang dalaga. Kapag sinabi kong magpahinga ka, sundin mo. Ako ang amo mo, hindi ba? Sabi ng binata. Pero hindi na natapos ng dalaga ang kanyang sasabihin dahil mabilis siyang pinangko ng binata. Wala na siyang nagawa nang ibalik siya nito sa kanyang silid at muli siyang inihiga sa kama. Akmang tatayo pa ang dalaga pero maagap siyang napigilan ng binatang amo. Huwag kang makulit, Laura! May diin na sabi nito. Hindi naman po ako pwedeng magpahinga, sabi niya. Napakunot noo ang binata. Naisip niya ang kanyang lolo, baka gusto pa rin ng dalaga na siya mismo ang mag-aasikaso rito. Nakaramdam na naman ang binata ng inis o tamang sabihin na siya ay nagsiselos. Kung si lolo ang iniisip mo, ako na ang bahala sa kanya. Huwag ka na mag-alala. Wika na lang niya. Pero senyorito, kasambahay po ako rito. Hindi po ako dapat nagpapahinga. Tutol pa rin sabi ng dalaga. Susunod ka ba sa sinasabi ko o hahalikan kita? Pananakot ng binata. Unti-unting bumalik sa paghiga ang natakot na dalaga. Mukhang hindi nagbibiro ang kanyang gwapong amo. Nag-iinit ang kanyang pisngi dahil sa sinabi nito. Makikinig ka rin pala. Gusto mo pa yung tinatakot ka. Wika ng binata. Hindi na siya makatingin ng diretso sa kanyang amo. Pakiramdam niya ay lalo siyang lalagnatin dito. Bakit ba kasi nito nasabi iyon? Dahil ba matigas ang ulo niya? Padadalhan na lang kita ng pagkain kay Nana Sabel. Sabi nito. Magpapasalamat sana ang dalaga dito pero nakalabas na ang binatang amo. Halos hindi na rin kasi siya makapagsalita dahil nahihiya siya rito. Kamusta, iho? Tanong ng kanyang lolo. Pinagpahinga ko po, lolo. Kailangan niyang magpahinga. Sagot niya. Salamat, iho, at mabuti ang pakikitungo mo sa kanya. Sabi pa ng abuelo. Hindi na gusto pa ng binata na marinig ang sasabihin ng kanyang lolo. Ayaw niyang manggaling sa bibig nito mismo na nais nitong pakasalan ang dalaga. Mapapahangin muna ako sa labas. Paalam ng binata. Gabi na nang maisipan ng dalaga na lumabas ng silid. Sigurado siya natulog na ang lahat ng mga oras na iyon, kaya lakas loob siyang lumabas. Nakarating na siya ng kusina para kumuha ng maiinom. Mas mabuti na ang pakiramdam niya ngayon kesa kanina. Pabalik na siya sa itaas ng may magsalita sa sala. Maayos ng pakiramdam mo? Narinig niyang tanong ng binatang amo. Ay, palakang kokak! Iyon ang lumabas sa bibig ng dalaga dahil sa pagkagulat. Napatingin ang dalaga sa kanyang amo. Nakaupo ito sa mahabang sofa. Sa maliit na lamesa ay may baso at bote ng mamahaling alak. Sa tingin niya ay kanina pa ito naroon. Hindi lang niya napansin. Kayo po pala, senyorito? Halos mautal ang dalaga. Mukhang mabuti na ang pakiramdam mo. Tugon pa rin ito. Nanatiling nakaupo ang binata at uminom ng alak habang nakatingin sa kanya. Opo, salamat po pala kanina. Akyat na po ako. Nagmamadaling sabi niya. Sabihin mo nga, Laura, masaya ka ba talaga kapag kasama mo ang lolo ko? Wika nito. Napatigil sa paghakbang ang dalaga dahil sa narinig. Mabait po si Senyor Fernando at masaya po ako na paglingkuran siya. Sagot niya. Dahil ba sa pera? Sarkastikong tanong nito. Ano po bang gusto niyong sabihin? Tanong niya. Come on, Laura. Huwag kang ipokrita. Sabi pa ng among binata. Nasaktan ang dalaga sa mga sinasabi ng kaharap. Nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata.
hindi niya gusto ang ipinahihiwatig nito. Hindi po ako ipokrita. Malinis ang konsensya ko. Taas noong sabi niya. Really? Mukha kang anghel, pero sinungaling ka. Wika ng binata. Hindi gusto ng binata na sabihin ang mga salita na iyon sa dalaga. Pero dahil sa espiritu ng alak at dahil sa hindi maipaliwanag na nararamdaman niya, ay nasabi niya iyon. Nasaktan ng husto si Laura sa mga narinig niya buhat sa kanyang amo. Nagsimula na rin pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na isang sinungaling at mapagsamantalang tao. Sambit niya. Nanginginig siya sa galit sa binata dahil sa mga maling paratang nito sa kanya. Oo, mahirap lang ako. Pero nagtatrabaho ako ng marangal at walang inaapakan na ibang tao. Kung ano man ang iniisip niyo sa amin, nagkakamali kayo. Dagdag pa niya. Tuluyan nang napaiyak ang dalaga at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Gustong habulin ni Samuel ang maganda nilang kasambahay. Nais niyang humingi ng tawad para sa kanyang mga nasabi. Ngunit naisip niya na hindi niya maiitama ang nagawang pagkakamali. Kamusta ng pakiramdam mo, iha? Tanong ng matandang amo. Kasalukuyan silang nag-aalmusal sa mahabang hapagkainan. Namamaga pa ang mga mata ng dalaga dahil sa pag-iyak niya kagabi. Maayos na po, senyor. Salamat po sa inyo. Tugon niya. Mabuti kung ganon. Sa susunod ay huwag kang susugod sa ulan. Sermon ito. Opo, pasensya na po kayo. Wika ng dalaga. Sabel, pakitawag mo naman ang apo ko na sumabay na siya sa amin. Utos nito sa kasambahay. Wala po si senyorito. Maaga siyang umalis. Sambit nito. Nakaramdam ng kirot sa puso ang dalaga nang marinig ang sinabi ng matandang kasambahay. Naalala niya ang kanilang pagtatalo kagabi. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya sa mga sinabi nito sa kanya. Aba, saan kaya siya pupunta? Tanong ng lolo nito. Wala naman po siyang sinabi, senyor. Sagot ni Nana Sabel. Baka nainip at pumasyal sa kabilang bayan. Wika ng matandang amo. Maagang umalis ang binatang apo ni Don Fernando. Iniiwasan niya na magtagpo ang landas nila ng dalaga ng tagapag-alaga nito. Alam niyang masama ang loob ng dalaga sa kanya. Gabi na nang umuwi ang binata, sinigurado niya na tulog na ang lahat kapag umuwi siya. Kahit gusto niyang masilayan ang magandang si Laura, ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Nana Sabel, para saan pong pagkain na yan? Tanong ng dalaga. Isang umaga nadatnan niya ang matandang kasambahay na naghahanda ng mga pagkain. Ipinahanda ito ni Senyor, may pupuntahan tayo. Excited na wika nito. Ho, saan naman po tayo pupunta? Sambit niya. Babaunin natin ito lahat. Mapipiknik tayo. Nakangiting saad ng matanda. Talaga po? Saan po tayo magpipiknik? Na-excited na rin nag-iit ng dalaga. Nako, siguradong magugustuhan mo rin doon kapag nakita mo. Sabi pa nito. Samantalang, sinadya naman ni Don Fernando ang apo sa kwarto para sabihing mamasyal sila. Kayo na po, Lolo. Hindi na ako sasama. Tugon ng binata. Minsan lang naman ito, apo. Kaya sumama ka na. Lahat ng tao sa mansyon ay kasama. Giit niya. Napabuntong hininga ang binata. Mukhang hindi siya titigilan ng kanyang lolo. Hindi rin niya maiiwasan na magkita sila ng dalaga. Lumakas ang pintig ng puso ng binata. Sa sasakyan ay sinulyapan ng palihim ni Samuel ang tagapag-alaga ng kanyang lolo. Nagpunta sila sa dinarayong talon sa kanilang bayan. Maganda at maaliwalas sa lugar na ito. Napakaganda talaga rito. Walang pinagbago. Sabi ng matanda. Kararating lang nila sa lugar at swerte sila na kaunti lang ang dumayo ng araw na iyon. Maging si Laura ay namangha sa ganda ng lugar. Iya, tulungan mo na si Sabel na ayusin ang mga pagkain. Sabi ng Don. Opo, senyor. Tugon ng dalaga.
hindi siya makakilos ng maayos dahil alam niyang nasa paligid lang ang binatang amo. Pakiramdam niya ay tinitignan siya nito. Naku, Laura! Asumera ka talaga! Hiyaw ng kanyang isip. Iha, nag-away ba kayo ni Senyorito Samuel? Tanong ng kasambahay na si Nana Sabel. Hindi ho. Bakit naman po kami mag-aaway? Balik tanong niya. Para kasing nag-iiwasan kayo. Bulong nito sa kanya. Nana Sabel, wala po akong karapatan na awayin ang mga amo natin. Sabi na lang niya. Tumahimik na sa pagtatanong ang kasama niyang kasambahay. Maya-maya pa ay sabay-sabay silang nagtanghalian. At nang matapos ay nagkwentuhan sina Don Fernando at Nana Sabel. Naisipan ng dalaga na maligo dahil napakalinis ng tubig. Tamang-tama at kakaahon lang ng binatang amo nila. Senyor! Nalulunod po si Laura! Sambit ng matandang babae. Napatingin sila sa dalaga na pilit na lumulutang sa tubig. Kanina pa pala nakamasid si Samuel kaya't mabilis itong tumalon sa tubig. Marunong lumangoy ang dalaga, ngunit may kung anong halaman ang sumabit sa paa niya at nagpanik ang dalaga. Kaya siya nataranta at hindi na makaahon pa. Kamusta ka, Laura? Tanong ng matandang amo. Pagmulat ng mga mata ng dalaga, ay ito ang bumungad sa kanya. Ano pong nangyari? Naguguluhan niyang wika. Muntik ka ng malunod, nawalan ka ng malay kaya dinala ka rito sa ospital. Sagot ito. Mabuti na lang at nasagip ka agad ni Senyorito. Nag-alala kami sa iyo. Sabi ni Nana Sabel. Naalala na niya ang pangyayari kanina nang hindi na siya nakahinga sa tubig ay may nag-ahon sa kanya. Ngunit hindi niya akalain na ang binatang amo ang magliligtas sa kanya. Kinagabihan ay nagkwentuhan sila ni Marie habang nagliligpit ng pinagkainan. Ang haba ng buhok mo, girl! Sabi nito. Ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong niya. Yung maglolo sobrang nag-aalala sa'yo. Sino ba kasi sa kanila, ha? Nakangising tanong nito. Ang dumi ng isip mo? Tigilan mo ang pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa mo. Hindi yun maganda. Naiiritang sabi niya. Huwag kang magmalinis dyan. Sambit nito. Malisyosa ka na nga, chismosa ka pa. Magtrabaho ka na lang. Inis na sabi niya rito. Iniwanan na niya ang Marites na kasambahay. Noong una pa lang ay hindi na siya palagay dito dahil sa ugali nito. Gusto ni Laura na magpasalamat sa binatang amo dahil sa pagligtas nito sa kanya. Ngunit wala siyang lakas na loob na harapin ang mayamang binata. May problema ka ba, iha? Tanong ng matanda. Wala po, senyor. Sagot niya. Malalim yata ang iyong iniisip. Sabi nito. Walang anuman po ito. Huwag po kayong mabahala. Sabi niya. Siya nga pala. May pupuntahan tayong party mamayang gabi at gusto kong kasama ka. Sabi ng Don. Kayo po bahala, senyor. Sabi na lang niya. Kinagabihan ay naghihintay na sa sala sina Don Fernando at ang apo nito. Nakabihis at handa na sa party. Hinihintay na lang nila ang dalaga. Napatingin sila sa dalaga na ngayon ay pababa na ng hagdan. Hindi matatawaran ang kagandahan ng magandang kasambahay. Kalma lang, ako lang to! Hiyaw ni Laura sa isip. Nakatitig lang kasi ang maglolo sa kanya na parabang nabatobalani. Aalis na po ba tayo? Tanong niya. Of course, iha. Napakaganda mo, Laura. Wika ng Don sa kanya. Nag-init ang pisngi ng dalaga dahil sa papuri ng kanyang amo. Apo, hindi ba't napakaganda niya? Baling nito sa apo. Nagkatinginan pa sila ng gwapong binata. Lumalakas ang tibok ng puso ng dalaga. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. You're right, Lolo. She's really beautiful. Pag-amin ng binata at tinitigan muli ang namumulang dalaga.
Gusto na ni Laura na lumubog sa kinatatayuan niya ng mga oras na iyon. Ngunit parang musika sa tenga niya ang sinabi na iyon ng binata. Ilang sandali pa ay umalis na sila upang dumalo sa isang birthday party na malapit na kaibigan ni Don Fernando. Iho, sumayo kayo ni Laura, maganda ang musika! Wika ng matanda sa kanyang apo. Nakaupo na sila ng mga oras na iyon, marami ng bisita at ang iba nga ay nagsasayaw pa. Ay sus! Si Senyor pala desisyon naman, nananahimik ako rito eh! Sambit ni Laura sa isip. Naisip ng dalaga na hindi siya isasayaw ng masungit na binata dahil galit ito sa kanya. Pero nagulat siya nang lapitan ito at ilahad ang isang palad sa kanya. Please, dance with me. Sabi nito, hindi alam ng dalaga ang gagawin ng mga sandaling iyon. Sige na iha, sumayaw na kayo. Sabi pa ng lolo nito. Sige po, senyor. Sagot niya, at tinanggap ang nakalahad na palad ng binata. Nanlamig at nanginginig si Laura ng mga sandaling iyon. Kahit may nasabing masakit ang binata, ay hindi niya kayang tuluyan na magalit rito. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng gwapong binata, habang ito naman ay titig na titig sa kanya. Kung ako ang mag-aalok ng kasal sa'yo, papayag ka ba? Tanong ng binata. Nagulat ang dalaga sa tanong na iyon ng binata. Senyorito? Wika niya. Never mind, kalimutan mo nang sinabi ko. Sabi nito. Hanggang sa matapos ang sayaw nila ay hindi na muling nagsalita pa ang binata. Nakauwi na sila ng mansyon at hindi pa rin makatulog ang dalaga sa sinabi ng kanyang amo. Galit ito sa kanya. Pero bakit mag-aalok ito ng kasal? Nakatulugan niya na ang pag-iisip. Isang hapon habang nasa hardin sina Don Fernando at Laura, nag-umpisa na naman na tawagin ng matanda na Rosa ang dalagang tagapag-alaga, pati na rin ang pag-aalok nito ng kasal. Muli ay hinayaan lang ito ng dalaga, sapagkat katulad ng Lola Rosario niya ay ganito rin ito habang tumatanda. Laura! Muntik nang mapatalon ang dalaga sa pagkagulat sapagkat alam niya kung kaninong boses ang kanyang narinig. Senyorito, kising pa po kayo? Sabi niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Napalunok ang dalaga sa narinig. Baka awayin na naman siya nito at pagsalitaan ng masasakit. Kung mamaliitin niyo lang ako at pagbibintangan, ay huwag niyo na pong ituloy. Wika niya. I'm really sorry sa mga sinabi ko. Hindi ko sinasadya. Sambit nito. Kitang-kita ng dalaga sa gwapong mukha nito ang sinseridad sa mga mata nito habang humihingi ng tawad sa kanya. Akala ko gusto kang pakasalan ni Lolo. Hindi kita dapat hinusgahan. Dugtong pa nito. Kaya ka nagagalit sa akin dahil akala niyo pakakasalan ako ni Don Fernando? Gulat niyang tanong. At nalaman ko, hindi naman totoo yun. Matapos ko kayong marinig na nag-uusap kanina. Paliwanag ng binata. Iginagalang ko si Senyor. Itunuturing ko siya na bilang tunay kong lolo. Pag-amin ng dalaga. Sana mapatawad mo ko at bigyan ng chance na makabawi sa'yo. Nakangiting sabi nito. Gusto nang himatayin ni Laura sa kilig ng mga oras na iyon. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig buhat sa kanyang binatang amo. Kung panaginip lamang ang lahat, ay ayaw na niyang magising pa. Kinaumagahan ay abala sa pagdidilig ng mga halaman ang dalaga, habang nakamasid lang si Don Fernando at Nana Sabel. Laura. Dahil abala sa ginagawa ay hindi niya namalaya na lumapit ang binatang amo sa kanya. At dahil narinig niya ang boses na ito, ay nagulat siya. Di sinasadyang mabasa niya ito ng tubig. Ay! Naku, senyorito, pasensya na po kayo! Kabadong wika ng dalaga. It's okay. Bakit ba kasi lagi kang nagugulat kapag dinatawag kita? Nangingiting sabi ng binata. Kuwan po kasi, ano kayo? Kasi bigla kayong sumusulpot eh. Katwira ng dalaga. Anyways, magbihis ka.
Aalis tayo. Ho? Saan po tayo pupunta? Tanong niya. Basta, pinagpaalam na kita kay Lolo. Sambit niya. Pareho pa silang tumingin sa direksyon kung saan nakaupo ang matanda. Ngumiti ito at tumangulang. Paano po si senyor? Tanong pa rin niya. Ako nang bahala sa kanya, iha. Sagot ni Nana Sabel. Sumunod na ang dalaga sa sinabi ng binatang amo. Nagpalit na siya ng damit kahit hindi pa niya alam kung saan sila pupunta. At kung bakit siya nito niyayang lumabas, hindi naman siya nito hinayaang tumanggi man lang. Saan po tayo pupunta? Tanong niya. Kakapasok lang niya ng sasakyan ng binata at ipinagbukas pa siya nito ng pinto. Senyorito? Sabi ng dalaga. Dahil hindi pa rin ito kumikibo. Pwede bang huwag mo na akong tawaging senyorito? Sabi nito. Pero amo niyo po ako at kasambahin niyo ako. Saad ng dalaga. Natahimik at nanlaki ang mga mata ng magandang tagapag-alaga nang lumapit ang mukha ng binatang amo sa kanya. Senyorito, ano pong gagawin niyo? Tanong ng kinakabahang dalaga. Pambihira, hahalikan niya ba ako? Sabi niya sa isip. Magkalapit na ang mukha nilang dalawa. Ngumiti ang binatang amo. Ikakabit pala nito ang kanyang seatbelt. Namula ang mukha ng kasambahay. Kapag tinawag mo pa akong senyorito, gagawin ko kung ano ang iniisip mo kanina. Nagbabantang sabi nito. Lumakas lalo ang kabok ng dibdib ng dalaga. Alam niya sa kanyang sarili nang una pa lang niyang makita ang binata ay may kakaiba na siyang nararamdaman para rito. Kaya kahit masungit at galit ito sa kanya, ay hindi niya magawang magalit sa gwapong binata. Para sa'yo. Sabi nito, may inabot itong isang pumpon ng mga sariwang pulang rosas. Kinuha ito ng amo sa likod ng upuan. Para po sa akin? Tanong niya. Oo. Nung nasa simbahan kasi tayo, hindi ko nagawang ibigay sa iyo ang mga bulaklak na binili ko. Pag-amin ito. Hindi ko kayo maintindihan. Wika ng dalaga. Binili ko talaga ang mga bulaklak na iyon para sa iyo. Pero nahihiya ako kaya nilagay ko na lang sa altar. Paliwanag ng binata. Hindi magawang salubungi ng tingin ng dalaga ang gwapong mukha ng kanyang amo habang nakatingin ito sa kanya. Let's go! Marami pa tayong pupuntahan. Babawi ako sa iyo, remember? Sambit nito. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon sa nais nito. Marami silang pinuntahan ng kanyang amo, kaya naman buong araw silang magkasama. Masaya ang dalaga dahil nakasama niya ang binata. Ngunit, naguguluhan pa rin siya sa mga ikinikilos nito. Bakit gising ka pa? Tanong ni Samuel. Nadatnan niya ang dalaga sa terrace. Nagpahangin si Laura dahil hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ang mga ipinapakitang kabutihan ng kanyang among binata ay nagpapagulo sa kanyang isip. Hay nako, ayan na siya! Sambit niya sa sarili. Matutulog na rin ako. Wika niya. Aalis na sana ang dalaga nang pigilan ito ng gwapong amo. Magkwentuhan muna tayo. Sabi nito at ngumiti. Hindi na nakatiis si Laura. Natatakot siya sa kanyang nararamdaman para sa mayamang binata. Ayaw niyang mapalapit ng husto rito. Dahil mayaman ito at mahirap lamang siya. Pwede bang huwag kayong maging malapit sa akin? Sabi niya. Ha? Naguguluhan na wika ng binata. Huwag ka nang maging mabait sa akin. Sambit niya. Wait, nagagalit ka ba sa akin? May nagawa na naman ba ako? Tell me. Sabi nito. Ayokong mapalapit sa inyo, senyorito. Wika niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sumunod na ginawa ng binatang amo. Pagkat nanakawan na siya nito ng halik sa labi. Di ba sabi ko? Huwag mo na akong tawaging senyorito. Sabi nito. Naalala niya ang pagbabanta ng binata. Lalong naguluhan ang dalaga sa mga ipinapakita ng amo sa kanya. Pinaglalaruan ba siya nito?
Tigilan mo na ako. Huwag mo akong paglaruan, pakiusap lang. Sambit niya. At tinalikuran na ang amo. Hindi na siya nagawang habulin ni Samuel. Nang gabing iyon, ay pareho silang hindi nakatulog. Gustong humingi ng tawad ng binata sa dalaga dahil sa nagawa niya. Ngunit hindi na lang niya ito ginawa. Laura, mag-usap tayo! Habol ni Samuel sa dalaga. Inaabangan talaga ng binata na lumabas ito ng silid kinaumagahan. Wala naman po tayong dapat pag-usapan. Wika niya. Nagpatuloy sa paglakad ang dalaga. Pinigilan naman siya ng binata nang hawakan nito ang braso niya. I'm sorry sa nangyari kagabi. Ayokong isipin mo na binabastos kita. Paliwanag nito. Okay na, pinapatawad na kita kung wala ka nang sasabihin may gagawin. Mahal kita. Hindi na nadugtungan ng dalaga ang sasabihin niya nang marinig niya ang sinabi ng binata. Lumapit sa kanya ang gwapong amo niya at hinawakan ang kabila niyang pisngi. Hindi kita pinaglalaruan. Totoo lahat ng pinapakita ko sa'yo. Dahil gusto at mahal na mahal kita. Sambit nito. Parang natulala si Laura sa mga narinig niya. Posible bang magkagusto ang mayamang binata sa kanya? Mahirap lang ako at isa lang akong kasambahay. Naiiyak na tugon ng dalaga. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na kita pwedeng mahalin. Nakangiting sabi ng binata. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Wika niya. At tuluyan nang napaluha ang dalaga. Ikaw ang pinili ng puso ko. At iyon ang susundin ko. Sambit ng binata. Salamat. Maluhaluhang sabi ng dalaga. Teka, anong salamat? Hindi yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Nakangiting sabi nito. Ha? Naguguluhang tanong ni Laura. Mahal mo rin ba ako sa kabila ng mga kasalanan ko sa'yo? Wika nito. Hindi malaman ni Laura kung ano ang sasabihin sa binata. Malungkot ang mukha nito nang walang makuhang sagot mula sa kanya. Mahal na mahal kita, kahit na pinagbintangan mo ko na may balat sa puwet. Natatawang wika niya. Niyakap siya ng mahigpit ng binata. Alam ni Samuel sa kanyang sarili, unang kita pa lang niya sa dalaga ay humanga na siya rito. Hindi lang sa kagandahang pisikal nito, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Magkahawak kamay sila nang bumaba ng hagdan. Nahiya bigla ang dalaga dahil nakatingin ang kanyang matandang amo pati na rin si Nana Sabel. Bagay na bagay talaga kayo. Natutuwang sabi ng matandang babae. Masaya ako, apo, at si Laura ang napusuan mo. Sabi ni Don Fernando. Napatingin si Laura sa binatang kahawak kamay niya ngayon. Oo, mahal. Alam nila na gusto kita. Sinabi ko na sa kanila. Laura, masaya ako na ang apo ko ang napili mong mahalin. Sabi ng matandang amo niya. Salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin, senyor. Wika niya. Lolo na ang itawag mo sa akin, iha. Sabi nito. Salamat po sa inyo, Lolo. Sumbit ito. Mabilis na nagdaan ang mga araw at napagpasyahan ni na Samuel at Laura na magpakasal na at ito ay ikinatuwa ng lolo nila. Ngunit bago sila mamanhikan sa pamilya ng dalaga, ay pinatignan muna nila sa doktor ang kanilang lolo. Ito ay dahil sa paulit-ulit na pag-uulinan nito. Tinapat sila ng doktor na parte na ito ng pagtanda ng kanilang lolo at hindi na maiiwasan ang ganitong pangyayari dahil nagkakaedad na ito. Dumating ang araw ng pamamanhikan ng binata sa pamilya ng dalaga. Kasama ang kanyang lolo at ang kasambahay na si Nana Sabel. Rosa! Napatingin ang magkasintahan sa matandang si Lolo Fernando. Nilapitan nito ang kwadro na nakasabit sa dingding at titig na titig ito. Makaluma na ito, pero hindi kumukupas ang imahe ng magandang babae sa larawan. Si Lola Rosario po bang tinutukoy niyo? Tanong ng dalaga. Kasalukuyan silang nasa simpleng tahanan ng pamilya ng dalaga.
naghahanda naman ng makakain ang mga magulang ni Laura at si Nana Sabel. Siya ang babaeng ikinikwento ko sa iyo, ang unang babae sa buhay ko. Sabi pa ng matanda. Kung ganun, si Lola Rosario at si Lola Rosa ay iisa? Sambit naman ng binata. Pero bakit kaya niya kayo iniwan at hindi siya napakasal sa inyo? Sabi ng dalaga. Huwag na natin isipin yon. Nasaan ang lola mo? Tanong ng matanda. Matagal na pong namayapa si lola. Malungkot na sabi niya. Hindi man lang kami nakitang muli. Sabi pa ng matanda. Huwag na po kayong malungkot, lolo. Andito naman po kami. Nakangiting sambit ng dalaga. Napangiti naman ang mayamang matanda. Ngayon niya lang napagtanto na kahawig ng dati niyang kasintahan ang kanyang tagapag-alaga. Salamat, iha. Kaya pala magaan ang loob ko sa iyo. Sabi ni Don Fernando. Magsiselos na naman ako niyan, lolo. Pagbibiro ni Samuel. Nagkatawanan silang tatlo. Kahit hindi maliwanag kung bakit biglang nawala noon si Lola Rosario. Masaya pa rin ang kaganapan sa pag-uusap tungkol sa nalalapit nilang kasal. Bago naman ang kasal, ay kinausap ng ama ni Laura ang kanyang mapapangasawa. Kinakabahan man ang binata, ay lakas loob siyang makikipag-usap rito. Mahal niya ang dalaga at tapat ang hangarin niya sa anak nito. Nag-iisang anak namin si Laura, iho. Sana ay mahalin mo siya at huwag sasaktan. Wika ng ama nito. Makakaasa po kayo na hindi ko sasaktan ang anak niyo. Mamahalin ko siya ng tapat. Tugon ng binata. Salamat. Kung ganon, ngayon pa lang ay kabilang ka na sa aming pamilya. Sambit ito. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan at pakamamahalin ko po ang inyong anak. Dugtong ng binata. Naging panatag naman ang ama ng kanyang mapapangasawa dahil sa mga narinig mula sa mayamang binata. Pwede ka pang umurong, baka magbago pang isip mo. Pabirong tanong ng dalaga sa kanyang nobyo. Mabilis na lumipas ang mga araw at papalapit na ang kanilang pag-iisang dibdib. Laura Katarungan, hindi ako uurong. Bakit naman magbabago ang isip ko? Sabi nito. Baka lang kasi maisip mo na hindi mo pala talaga ako mahal. Seryosong sabi ng dalaga. Lumapit ang binata sa kanya at hinawakan nito ang magkabilan niyang pisngi. Kahit kailan, hindi na magbabago ang isip ko dahil ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Wika niya. Ipinapangako ko na mamahalin kita kahit na anuman ang mangyari. Lagi akong naririto para sa'yo. Naiiyak na sambit ng dalaga. Paano mo nga pala nalaman na inalok ako ng kasal ni Lolo Fernando? Tanong ng dalaga. Napangiti ang binata ng maalala kung paano niya nalaman ang maling akala ng kanyang kasambahay. Kaya bigla siyang napauwi ng Pilipinas. Dahil kay Marie, siya ang tumawag at nagsabi sa akin ng lahat. Wika nito. Si Marie talaga kahit kailan malisyosa. Sambit niya. Hinawakan ng binata ang kamay niya nang makita na parang naiinis siya. Salamat sa kanya dahil nakilala kita. Sabi ng kanyang nobyo. Pero mali pa rin ang ginawa niya. Saan niya? Hayaan mo na. Ang importante, masaya tayo ngayon. Nakangiting sabi ng kanyang nobyo. Naging mahinaho na ang dalaga. Binigyang pansin na lang nila ang paghahanda sa nalalapit nilang kasal. At nang dumating nga ang araw ng kanilang kasal, ay masaya ang lahat. Dumating ang kanyang ama na nasa Amerika. Pamilya at ilang malalapit na kaibigan ang dumalo sa kanilang kasal. Pagkatapos ng kasal, ay kasama nilang tumira sa mansyon ang kanilang Lolo Fernando. Habang tumatanda ay nag-uulyanin na ito, pero hindi sila nagsasawang alagaan ang matanda, hanggang sa pumanaw na rin ito. Kaya nanirahan na lang sila sa ibang bansa. Kamusta naman ang asawa ko? Tanong ni Samuel. Nakaupo ang asawa niyang si Laura at buntis na ito sa una nilang anak. Maayos naman mahal, medyo hirap na ako kumilos dahil kabuwanan ko na. Sagot niya. Huwag ka masyadong magpagod,
magpatulong ka sa mga kasambahay. Wika nito. Huwag ka na mag-alala, kasama ko naman si Nana Sabel. Sambit niya. Lalaki ang anak ni Samuel at Laura at ipinangalan nila ito sa namayapa nilang lolo. Masaya silang naninirahan sa ibang bansa. At dumating na nga ang araw ng panganganak ni Laura. Isang malusog at gwapong sanggol ang ipinanganak niya na pinangalanan nilang Fernando. Ang gwapo ng anak natin, sambit ni Laura. Pinagmamasdan nila ang natutulog na sanggol. Masaya sila dahil sa biyayang ipinagkaloob sa kanila ng may kapal. Hindi nila akalain na darating ang masayang araw na ito sa kanilang buhay. Mahal ko, sana mapatawad mo ako sa mga nasabi ko sa iyo noon. Hindi ko dapat pinag-isipan ng masama ang malasakit mo sa lolo ko, sabi ni Samuel sa asawa. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, natuto ka sa pagkakamali mo, sabi niya. Tama ka, hindi kita dapat hinusgahan at hindi rin ako dapat nakinig sa sabi-sabi ng iba, tugon ni Samuel. At hindi rin tayo dapat mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa dahil walang mabubuting na idudulot yon, nakangiting sabi niya. Hindi ko man nababawi ang mga nasabi ko noon sa'yo, pero pinagsisihan ko iyon. Wika ng kanyang asawa. Nilapitan ni Laura ang kanyang asawa at niyakap ito ng mahigpit. Pinapatawad na kita at masaya akong nakilala ka, Samuel. Maluhaluhang sagot ni Laura. Pinasasalamatan ni Laura ang magandang kapalaran na nangyari sa kanya ngayon, ang magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Hindi man siya galing sa mayaman na angkan, ay tinanggap at minahal pa rin siya ng isang tulad ni Samuel. Hinusgahan man ito ang kanyang pagkatao, ay tinanggap at pinatawad niya ito. At sa huli ay masaya silang namumuhay na magkasama at puno ng pagmamahal ang kanilang pamilya. Mayaman man o mahirap ay magiging pantay sa ngalan ng tunay na pag-ibig. Wakas! Maraming salamat po sa lahat ng ating listeners ng Inday Series. At dahil dyan, shoutout to Mylene Saira Sahid from Pakistan, Josephine Garcia from Modena, Italy, and Gian Romero from Germany with love! Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto ninyong marinig. Hanggang sa muli!